Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 5. She now felt comfortable dahil sa takbo ng usapan nila. Mukha namang he had chosen to be staying on the line at hindi nawawala ang pagiging gentleman nito. Malamang ay ikaw ang tatayong tagapagmana na mga yon kung tatanggihan ni Leandro. Anito. Ako lang ang personal na mag-aasikaso pero siya pa rin ang legal na may-ari. Saling pusa lang ako. At maniwala ka't sa hindi. Kontento na ako sa ganon. Masaya na ako, aniya. Tumangu-tangu ito. How are you related to them? Ibig kong sabihin, sino ang direktang kamag-anak nila? Ang father mo ba or ang mother mo? Iyon ang kinakatakutan niya, na itanong sa kanya. Mahalungkat ang pinagmula niya. Gayunpaman, inaasahan na niya iyon. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano sasagutin. Mahirap talagang magsinungaling, lalo na yung nasusukol na. Napabuntong hininga siya. Yung malalim na malalim, baka sakaling gumana ang utak niya. Mahabang salaysayin, kulang ang panahon mo, aniya. Iyon ang naisip niyang paraan para sa pag-iwas. But to her surprise, nagpumilit si Alex. I want to know. Handa akong makinig lahat. Kahit umagahin pa tayo, come on, I listen. Ulit nito nang tumahimik siya. Ang hindi nito batid na nauumid ang dila niya kapag kausapan ay may kinalaman sa kanyang nakaraan. Lalo na at ang bahagi niyon ay ang gwapong kaharap niya. Kyra was stumbling inside. Urong sulong ang mga letra sa lalamunan niya. Ngunit dumating sa puntong nananaig ang prinsipyo niya. I swear, you can wear it, aniya. If I'm willing to hurt something nothing is unbearable, sagot nito. Namanhid yata ang bibig niya sa sinabi nito. Ngunit hindi niya pinagtakhan iyon dahil ganun talaga si Alex. Kapag ka may gusto itong malaman, hindi ito pinapalipas ang magdamag na walang nakukuhang sagot sa tanong nito. Please, muling sumamo nito habang ang mga mata ay parang liwanag ng buwan na bumabalot sa kaisipan niya. Gustong pumikit ni Kyra at idalangin na sa pagmulat niya ay nakalimutan na nito iyon. Ngunit ang magmulat siya at tumingin dito, nakatitig ito sa mga mata niya na parang may hinahanap doon. If I choose to keep it, would you respect my decision? Pinagmasdan muna nito nang matagal ang mukha niya bago tumango. Narilib siya nang humiga ito sa supa. Have a good night's sleep. May pupuntahan tayo bukas. Just us. Seryosong sabi nito. Kumurap-kurap siya. Saan? At bakit tayo lang? Kabadong tanong niya. Pinukul siyang muli ng tingin nito. If I choose not to say it now, would you respect my decision? Panggagaya nito sa sinabi niya. Natahimik siya, katulad nito kanina. Tango lang din ang naisagot niya. Pagmulat ng mga mata ni Kyra kinabukasan, bahagyang umawang ang kanyang mga labi nang makita si Alex na matiim siyang pinagmamasdan habang nakaupo sa supa sa harap ng kama. Gaano kaya katagal ang inilagi nito sa ganong ayos? Kanina pa kaya ito gising? At siya ang ginagawang almusal o hindi ito nakatulog ng maayos at sa itsura niya na kumukuha ng antok. But he seemed pressed. Mukhang nakaligo na ito. Simpleng t-shirt at pantalon ang suot nito, ngunit pinalundag pa rin ito ang puso niya. How come he happened to be so tempting? Maya-maya ay naalala niya. May lakad sila ngayon
Kaya marahil ganon ang ekspresyon sa mukha nito dahil kanina pa siya nito hinihintay. "Sorry to keep you waiting," paumuni niya. Nagmamadali siyang bumangon. "Tinanghali yata ako ng gising." "Oh no, it's only fast 6, nakangiting sabi nito. Tumayo ito at kinuha ang tray mula sa misitang naroon. "Good morning, dinalhan kita ng breakfast. Hope you like it," anito. Inilapag nito iyon sa ibabaw ng kama niya. "How's your sleep? And how come he happened to be this sweet and thoughtful?" Kung sa bagay, natural din iyon. But now he was sweeter than before. "Good! Salamat dito, pero ako na lang sana ang pupunta sa kusina para maghanda ng almusal." "You need not to do it," nauutal na bigkas niya dahil nasupresa siya sa ginawa nito. "It's nothing." Naupo ito sa kama at tinititigan siya. Noon lang niya naalalang hindi pa siya nag-aayos ng kanyang sarili. "Excuse me," aniya. Paiwas na hinablot niya ang kanyang tuwalya at tinungo ang banyo. "Go ahead. Hihintayin na lamang kita sa labas ha," anito. Palabas na si Alex ng silid nang lingunin niya. "Salamat." Binalikan siya nito ng tingin at tinapunan ng ngiti. Yun lang ang ginawa nito. Ngunit nagdulot na yon ng iba yung ligaya sa kanya. Habang nadasadaan sila, ay walang imik si Alex. Parang nakatuon ang isip nito sa malayo. Nagsasalita lang ito kapag ka may itatanong siya. Kaya nang magsawa siya sa one-sided conversation nila, pinagkasya na lang niya ang sarili sa panonood ng tanawin sa labas. Ang kotse ni Leandro ang hiniram nito, ni hindi nga nagtanong ang una at si Roxanne kung saan sila pupunta. Mukhang mas gusto pa ng mga ito na mapag-isa. Ilang sandali pa, huminto sila sa tapat ng napakalawak na animo ay isang hardin. Alam ni Kyra ang lugar na yon. Dito siya malimit dalhin ni Leandro noon. Makakatulong daw yon ng malaki sa kanya. Mula sa loob ng sasakyan, tanaw niya ang napakahabang hagdanan na kung saan, ayon sa mga taga roon, ang bawat baitang niyon ay nagdudulot ng katahimikan ng kalooban ng may kapal. "This is it." Parang bituin kumikislap ang mukha ni Alex nang masilayan ang magandang paligid. Pinatay nito ang makina at umibis ng sasakyan. Umikot ito sa gawin niya at pinagbuksan siya ng pinto. "Totoo nga ang sinabi ni Leandro. Kakaiba ang pakiramdam kapag narito," anito habang inililibot ang paningin. "Ang kamay ni Jesus Shrine ang tinutukoy nito." Naalala ni Kyra ang panhong lugmok siya sa maraming alalahanin. Ang lugar na yon ang nagsisilbing tahanan niya at ang maituturing niyang may pinakamahalagang papel sa buhay niya. Ang shrine ay matatagpuan sa barangay Tinamnan, shadowed by the mystical Mount Banahaw, which is said to be scared. It's an ideal destination for pilgrims na dinarayo ng maraming tao na umaasa at nananampalatayang makakamit ang kagalingang hinahanap. Other wonder for spiritual renewal and guidance. Kapag ka naroon si Kyra, she felt strong and emotionally kahit hindi niya nakikita ang Diyos. Nararamdaman niyang nasa tabi niya ito, nakikinig at umaalalay. It was partly ironic that her reason for coming here before was the person who brought her back to the place. Maya-maya ay sinimula na nilang akyatin ang hagdan na may humigit kumulang na 285 step. At yon ay nakakapagtaka roon. Sa halip na hingal at kapos ng paghinga ang nararamdaman ng mga pumapanhik doon, they felt comfort and relief. Nagtayuan ang balahibo niya, hawak ni Alex ang kamay niya. His hold did change a bit. It brought the same familiar sensation at hindi niya tinatanggi sa sariling nasabik siya roon. Ngunit ano ang dahilan nito at isinama siya sa lugar na yon. "I just want to ask," aniya, her tone full of question. "Bakit dito mo ko dinala?" Tinititigan siya nito.
envy yan, his eyes was not just a mere stare. May kung anong kalakip niyon na nagpapakaba sa kanya. Gusto kong kalimutan ang nakaraan. I want to forget everything, and this place surely will help me. Malungkot na sagot nito. There was an oddity to his voice, making her focus her attention on him intently. His word burned her. Walang kasing sakit ang sinabi nito. He wanted to get rid of his past. At batid niyang kasama siya roon at hindi niya maintindihan bakit ito pa ang parang may hinanakit sa nangyari at gusto siya nitong kalimutan samantalang hindi nga siya nito ipinaglalaban noon. What in your past na gusto mong kalimutan? Nangangatal ang boses na tanong niya. She knew it would be painful to us, much as his answer might torture her. But she wanted to know. She was dying to know kung bakit walang ginawa ang dating nobyo para mabawi siya kay Benandro. Kahit sa kahuli-hulihang minuto, ay ito ang laman ng isip niya. Kahit alam niyang tinalikura na siya ng pag-asa na muling makita ito, naroon pa rin siya. Naghihintay, nagbabaka sakaling sagipin siya nito mula sa kumunoy na kinababag sa kaniya. But how come the hell he didn't? Everything about it, no exemption, anito. Her chest constricted, hurdling the air to pass through, dumb him. Everything, ulit niya. Yes, everything, I see. Nakapunta ka na ba dito noon? Tanong ni Alex. Tumango si Kyra. Sa anong dahilan? Maybe just like the reason why you came here. He looked at her. She could not read him much as she tried. May gusto ka rin kalimutan? Saglit siyang natigilan at tumingin sa malayo. I wanted to forget this man who had stopped loving me. Though he rested her eyes on the statue of the resurrection, ramdam niyang nagtatanong ang mga mata nito. Bakit mo nasabi yan? Tanong ng binata. Antonishment and curiosity mounted up in his tone. Ngumiti siya ng mapait. I waited for him. All the while, akala ko mahal niya ako. Pero hindi na siya bumalik para tuparin ang pangako niya. Malungkot na tura niya. Maaring bumalik siya, anito. Nagtaka si Alex sa sarili kung bakit nasabi niya iyon. At hindi kami nagkita. No, umiling-iling si Kyra. That easy for you to stay. Madaling sabihin because I have a feelings na ginawa niya. You don't even know him. Bakit mo sinasabi yan? Dahil katulad niya, nagmahal din ako. Pagkasabi niyon ay natahimik ang lalaki at tumingin sa kawalan. Pero hindi nagkaroon ng katuparan ng lahat ng yun dahil hindi siya dumating, patuloy nito. Kumunot ang kanyang noo. Ano ang dahilan at hindi niya ginawa yon? If I were the girl, I would come. But she didn't. I didn't know what made her change her mind. I could sense she came. Ana ng dalaga sa hindi malinaw na dahilan kung bakit niya nasabi ang gayon. Madaling sabihin iyan, salag ni Alex. It easy for me dahil ganun ako kung magmahal. At kapag kamahal ko ang isang tao, kailanman ay hindi ko magagawang talikuran ang pagmamahala namin. I never knew you would. Nagkatitigan sila ng matagal. Kapwa nila dinarama ang bawat katagang pinakawawalan na mga salitang nanggagaling sa kanilang mga puso na sa maraming taon ang kinikimkim at pinilit burahin sa kanilang mga isipan. Si Kyra ang unang nagwagi ng tingin. Sa mga binitiwan nitong salita, she seems so lucky to have you, Ania. Nang muli siyang tinititigan ni Alex, she found it hard to breathe, hardening her whole body. Yes, she was, anito, letting out of rigid sign. His breath panned her pace. In fact, she still is. She looked at him intently. Her eyes seemed to mirror uncertainty. Pero nagkalayo pa rin kayo. Patuloy niyang pretending it was another person situation. Siya ang lumayo. Hindi ako.
tugo nito na may pait sa tinig. Pero hindi niya na ituloy ang sasabihin. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Gusto niyang umiyak dahil batid niyang siya ang tinutukoy nito. Hindi nito inalis ang tingin sa kanyang maamong mukha. Naghihintay sa naputol niyang sasabihin. "I think you are being harsh on her." Sa halip ay nasabi niya. "Harsh?" May sarkasmong sabi nito. "She made all the reason. Siya ang pumutol ng ugnayan namin. When I promised something, tinupad ko. Kamatayan ko lang ang maaaring maging dahilan ng hindi pagtupad sa isang pangako. Pero naroon ako. Naghihintay sa kanya. Buhay na buhay at humihinga. She didn't allow me to prove it." Baka sa tono nito ang hinanakit at kabiguan. Hindi maintindihan ni Kyra ang sinasabi nito. Naguguluhan siya. She wanted to explain her side directly, no pretensions. Ngunit hindi niya magawa. "I'm sorry," aniya. Hindi niya alam kung bakit pero iyon ang kusang lumabas sa bibig niya. At kailangan niyang magpaliwanag kung bakit niya sinasabi iyon. "I mean, we travel on a similar cruise. I know how you feel," patuloy niya. "Yes, I know." Iyon lang at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Kapwa sila tahimik. Maramin man silang katanungang hindi nabigyan ng sapat na kasagutan. Inilaan na lamang nila sa panalangin. "Come in," ani ni Leandro. Matapos makarinig ng katok sa pinto ng silid nito. Gabi na yon. Noong makalawa pa sila nakabalik mula sa lukban, sumungaw ang ulo ni Alex sa bahagyang bumukas na pinto. "Pwede bang makaistorbo?" Sinenya sa ni Leandro sa kamay niya na pumasok siya. "Pasensya na at masyadong magulo ang kwarto ko ha." Hinawi nito sa isang tabi ang ilang papel na nakapatong sa kama nito. "Anong may tutulong ko?" Dugtong nito. "Gusto ko sanang makigamit ng PC mo. Kung kailan matatapos na ang librong ginagawa ko saka nagluko pa tong laptop ko." Aniya hawak ang USB sa isang kamay. "Walang problema. Bihira ko naman gamitin yan." Kasabay ng pag-plug nito ng computer sa outlet, tumunog ang messenger alert tone ng cellphone nito. Binasa nito ang maikling mensahe. Pagkaraan ay dali-daling isinuot nito ang jacket na nakahang sa pinto ng aparador at isa-isang dinampot sa kama ang sinasalansang mga papel. "Aalis muna ako." Nagmamadaling paalam nito. "May lakad ka pa niyan?" "Pre, it's almost 10 o'clock. Puna niya. "Hindi ako tumitingin sa oras pare, as long as kailangan namin magkita ng banda. Aalis ako, kahit madaling araw pa yan." Nakangiting tugon nito. Napansin niya ang mga letra sa hawak nitong papel na nilapatan ng mga nota. "Good luck dyan sa ginawa mong kanta ha." Ngumiti ito at tinapik ang balikat niya. "Salamat pare. Bahala ka na rito. Malamang kaysa hindi ako umagahin na ng uwi." Ngumiti ito at tinapik-tapik ang balikat niya. "Salamat pare. Bahala ka na rito. Malamang ay umagahin na ako ng uwi." "Okay." Samantala sa kabilang bahagi ay pumasok si Eleanor sa restaurant upang puntahan ang dalagang kinukupkup nito. "Kyra, iha." Malambing na tawag nito. Humahalimuyak ang pabangon nito sa paligid. "Tita, may lakad ako ngayong gabi. Tumawag ang mga amiga ko. May ballroom session daw kami ngayon." May sigla at kasabikan sa tono nito. "Sige po, ako na po ang bahala rito." Pagbibigay assurance niya. "Tinatapos ko lang ito dahil transaction natin ito at matutulog na rin po ako. Ipalak mo na sa katulong ang mga pinto. Huwag na niyo kong hintayin at dala ko na ang duplicate key." Paalala nito. Mabini siyang tumango. Palabas na si Eleanor nang lumingon ito. "Kyra, nakalimutan ko nga palang ilagay sa cabinet ni Leandro ang mga bagong labang kumot at bedsheet niya. Pwede bang ikaw na ang gumawa niyon para sa akin? Pasensya na iha ha. At masyado na akong nagiging makakalimutin." Natatawang sabi nito. "Yes, tita. I'll take care of it. Ingat po kayo."
dito na po nagtatapos ang ikalimang bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po.